Nagtataka ka ba kung bakit wala ka pa rin ipon? Pero nagtatrabaho ka naman at kumikita ng pera? Kung oo, para sa iyo ang video na ito. Pag-uusapan natin ang 8 dahilan kung bakit wala kang ipon. Panoorin mabuti ang video ito hanggang sa dulo. Baka ito na ang susi sa pagbabago ng buhay mo. Una, hindi mo sinisimulan. Puro ka lang sabi na mag-iipon ka. Hindi mahalaga kung malaki o maliit ang maitatabi mo bilang ipon. Ang importante ay makapagsimula ka na. Makapagtabi ka lang ng 50 pesos kada araw ay may 1,500 pesos ka na sa isang buwan o 18,000 sa isang taon. Hindi man ito kalakihan, ay pwede na itong gawing puhunan sa isang maliit na negosyo. O di kaya naman, ay madadagdagan pa sa mga susunod na taon ng pag-iipon. Ikalawa, one day millionaire mindset. Maaring isa ito sa dahilan kung bakit wala kang maipon-ipon. Kapag may pera ka, ay gastos ng gastos. Gastos dito at gastos doon. Akala mo, ikaw ay isang milyonaryo. Order ng order sa mga online shopping. Kain ng kain sa labas, sa mga mamahaling restaurant. Kaya ilang araw pa lang pagkasahod, ay wala ka na namang pera. Namumulubi ka na. Kung ganito ang mindset mo, hindi ka talaga makakaipon. Pangatlo, wala kang disiplina. Minsan, sa una ay maayos ang iyong pag-iipon, subalit hindi mo mapigilan ang iyong sarili pag dumating ang tukso. Halimbawa ay sale ng pinapangarap mong cellphone o kaya naman ay ang inaasam mong bagong sapatos. Ginalaw mo na ang iyong ipon para mabili ito. O marahil nagkayayaan ang barkada sa inuman at kinuha o binawasan mo na ang iyong ipon hanggang sa ito ay mawala at maubos. Hanggang sa tatama rin o mawawalan ka na ng gana na mag-ipon muli dahil magsisimula ka na naman sa wala. Matuto kang humindi sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid mo. Pang-apat, nakalagay ang ipon mo sa lugar na madaling kunin o madukot. Minsan, ang ipon mo sa alkansya ay sinusungkit mo. Ang ipon mo sa ATM ay wini-withdraw mo. Magsasabi ka pa minsan na babawasan mo lang ng kaunti. O kaya ay papalitan mo lang din naman. Kung ganito ang ginagawa mo, mas magandang ilagay mo na lang ito sa mahirap o di madaling makuha. Halimbawa, magbukas ka ng savings account at passbook ang kunin mo at hindi ATM. Kapag passbook kasi, ay kailangan mo pang luminya at ipaproseso sa teller ang iyong transaksyon. Kung hindi naman masyadong importante ang paggagamitan mo ng pera, ay siguradong magdadalawang isip kang withdrawin ang pera mo. O kung hindi naman, ay humanap ka na ng lalagyan na matibay at hindi basta-basta masusungkit o makukuha ang laman. Tandaan, ang pinakamatinding kalaban natin sa pag-iipon ay ang ating sarili. Panglima, napakarami mong utang. Marami ang hindi talaga makaipon dahil sa dami ng mga binabayarang utang. Ang malaking bahagi ng kinikita ay napupunta sa pambayad ng utang. Hanggat maaari ay huwag kang uutang. Huwag kang kukuha ng mga appliances o gadget na hulugan. Imbis na makamura ka, ay mas lalo kang napapamahal. Umutang ka kung panahon ng emergency at wala ka talagang makuhanan. Kapag hindi pa nakakabayad ng utang, ay huwag kang uutang ng panibago. Dahil kung hindi, malulubog ka sa utang at mahihirapan ka ng makaahon. Pang-anim, madalas magpautang. Wala kang ang utang, pero madalas ka namang nagpapautang. Ang masama pa, napapautang mo minsan ay yung mga taong walang balak magbayad o yung mga taong mababait lang kapag nangungutang pero nagiging tigre kapag singila na. Minsan, nahihirapan kang tumanggi sa mga nangungutang sa'yo lalo na sa mga kamag-anak o kaibigan. Pero dapat nating siguraduhin na hindi tayo naaabuso sa ganitong sitwasyon.
Tandaan mo rin, ipautang mo lang ang perang kaya mong mawala sa iyo. Huwag mong ibibigay ang lahat ng meron ka. Pangpito, maliit lang ang kinikita o sweldo mo. Minsan mahirap talagang mag-ipon kung napakaliit ng kinikita mo. Kulang pa nga sa pang-araw-araw na gastos. Ang solusyon dito ay maghanap ng ibang trabaho na medyo mataas ang kita o sweldo. O di kaya naman ay mag-isip ng iba pang pwedeng mapagkunan ng karagdagang kita. Dahil sa pataas ng pataas ang mga bilihin, hindi pwedeng umasa na lamang tayo sa isang pinagkakakitaan. Dapat ay maghanap tayo ng iba pang source of income. Hindi mahalaga kung gaano kabilis ka makaipon. Ang importante, nakakausad ka na. Pangwalo, ikaw ang inaasahan ng lahat. Minsan ikaw ang breadwinner sa pamilya. At kahit may sarili ka ng pamilya, ay umaasa pa rin sila sa iyong tulong pinansyal. Halimbawa ay ang mga nagtatrabaho sa abroad. Umaasa talaga ang pamilyang naiwan sa Pilipinas dahil may darating naman na padala buwan-buwan. Magre-request pa sila ng mga imported na produkto at kung ano-ano pa. Di na nila naiisip kung gaano kahirap magtrabaho sa malayong lugar. Kaya kapag nasa ganitong sitwasyon kayo, huwag uubusing ipadala. Mag-ipon at mag-invest para sa iyong kinabukasan. Sa kabuuan, narito ang 8 dahilan kung bakit hindi ka makaipon. Una, hindi mo sinisimulan. Pangalawa, one day millionaire mindset. Pangatlo, walang disiplina. Pangapat, nakalagay ang ipon mo sa lugar na madaling kunin o madukot. Panglima, napakarami mong utang. Panganim, madalas kang magpautang. Pangpito, maliit lang ang sweldo mo. At ang pangwalo, ikaw ang inaasahan ng lahat. Hanggang dito na lamang po tayo mga kabarya. Maraming salamat po sa inyong panonood.